Hi guys! Welcome to Tating Report. So for today, ako yung driver for today ni Kuya Teng. Ito yung boss ko, si Tating. Yan. Bakit ba? Pupunta kami somewhere para, alam mo na. Ano somewhere? Somewhere! Wala, Julie tayo. Oh, missin si Julie. Saan tayo, her? Grab driver po kayo? Opo. Mukha po kayong Honda, pero sir. Hindi totoo yan. game up. May tatanong ako sa'yo. Paki-describe nga si Ayok. Siya lang bukod tanging taong kalala kung hindi marunong magsinungaling. Ay, grabe. Ay, totoo yan. Really, nigga? Siya rin yung taong parang, alam mo yan, parang... Tawag dito, yung parang mysterious. Yung parang hindi mo alam kung ano iniisip kung... Mysterious ways? Hindi mo malaman yung background niya, yung gano'n. Parang... Hindi mo siya makilatis agad. Yun. Para siyang poker face. Yun pala ang pinaka-the best na ano doon. Mabs, ipapadescribe ako sa'yo. Sino? Describe Ayok. Sir Ayok? Ay, hindi. May Ayok po bang iba sa taas? You're old. You know. Seryoso masyado yun. Pero pag bumitaw yun ng kalokohan, nakuloko talaga. Mga ganun. Natawa ka talaga. Oo. Out of this world. Ano punchline yun? Parang... Pag nagbibitaw yun ng joke, hindi pwedeng hindi ka matatawa kasi matatawa ka talaga. Kahit nga lang yung gumana siya, matatawa ka eh. Yung umuho lahat. Yung tahimik lahat. Tahimik kayo lahat, seryoso. Tapos biglang may gagawin. Ano pa ba? Si Sir Eyo, ano yan eh? Kung walang importante yung sasabihin mo. Isikreto mo na lang. Kasi para sa kanya ni, parang based to sa ano expression ko kay Sir Eyo ka, parang sobrang halaga sa kanya ng oras eh. Kaya pag mo lang kwenta yung sasabihin mo, huwag na sabihin sa kanya. Stop. Ganun. Parang 'di ba sayang oras, wala namang sense. Message. Message ko kay Sir Eyo. Actually wala ni. Kasi si Sir Eyo kasi ano yun eh. Tawag dun, super strong na tao yun eh. Parang, for example, pag masaya kayo, tapos may problema siya. Hindi niya ilalagay yung problema habang nagsasaya kayo. Sasabayan niya kayo. Pag masaya kayo, masaya din siya kahit may problema siya. Ganun siya mag-control ng mga bagay-bagay niya. Kaya, Mabait yan si Eyo. Tulog. Mabait yun si Sir Eyo! Mabait yun! Makulit ka lang kasi kaya mo masasabak pa. Kasalanan mo din. Okay. Pa-describe mo nga si Eyo. Kakilala ko na si Eyo kasi mula pa nung bata kami. Kasi, syempre, ninong ko yung papa niya, ninong ko yung nanay niya. Kumbaga, kinakapatid ko yun. Tapos, kung i-describe ko sa Eyo, ano lang yan? Simple lang yan, parang tahimik lang yan. Pero pag nakilala mo yan, sobrang kulit niyan. Tapos, si Eyo yung parang masasabi kong personal na kakilala ko na magpapatunay na hindi mo kailangan ng diploma para matutunan ng isang bagay. Ganun sa Eyo kalupit. Oh, honey! Saan tayo pupunta, honey? Yan lang. Oh my gosh! Bibila mo na naman ako ng Louis Vuitton. Ano? Louis Vuitton. LV, bibili ko sa'yo. Ay, ano mo yan, honey? Hindi pa tayo nag-hahoy. Game na, may papadescribe ako sa'yo. Okay, ano po yun? Describe mo si Ayok. Manong dito na? Describe mo si Ayok. Ayok. Sir Ayok yan. Isa yan sa mga idolize ko talaga sa vocalizing. Maano yan eh. Minsan nag-iiba-iba yung boses niya. Feeling ko nga kaya niyang anong tawag doon? Yung gumagaya ng mga boses na may boses. Siyempre, hindi mo rin alam. Alam ko yun. Kahit imitator ba yun? Ano? Jugulizer. Vulcanizing. Iba yun eh. Chagulong yun eh. Basta yung gumagaya ng boses. Ganun kasi nag-iiba-iba yung boses niya. Pag impersonator. Siya, oh my gosh! Ako lang pa talaga yung may problema. Impersonator. Dalawang beses na yan! I can't believe this. Ay, shit. Impersonator tama. Hindi eh. Di ba ano yun?
In person. Isa rin papati boses. Oo, ganun din. Tapos kapag bata, kayang-kaya niyang gayahin ng bata din kapag ano, mga tamang jamming na kanta, ganyan, kira mga ano, shakol ba yun? Parokya. Bastos ka! Ano yan? Shakol. Sino si Shakol? Ano ba yun? Yung NBA yung player? Google! Barinig kita sa mukha eh! Hindi yung banda, singer, mga Shakol. Shakol. Ano Shakol? Shakol. Oh, basta mga gano'n, yung mga ano, pang-rock na banda, kaya nyo lahat giyahin, napakagaling kumanta. Yun nga lang, kapag naka-focus, parang isa to, gagambala, kasama niyo yun. Bigla na lang, nagda-drawing ka, bigla na lang may kakanta, magugulit ka talaga. Ayok. Oo. Rest kami. Tapos ano, hindi, mas malala sa'yo eh. Oo, isa. Kasi sa kanya nakatono. Ay, sir, ayok, pag kumanta nakatono, sarap pakinggan. Pag si tatay, message mo kay Ayok. Sir Ayok, alam mo naman, isa ka sa iniidolo ko sa pag-a-animate. Yung sinasabi mong magaling kang mag-bass, di yun totoo kasi sa totoo lang, walang ginagaya si Sir Ayok. Schedule is the key, di ba, man? Di ba, yung lagi sabi mo? Ang galing niya talagang mag-sketch at gumuhit. Kaya nga, napapatulala at napapanganga talaga ako pag nakikita ko nag-drawing siya. Siya talaga yung unang nakita kong magaling mag-animate sa Funimation niya, di ba? Funimation boy. Sana, sir, mas maging matagumpay pa ang iyong pananampalataya. Ay, yeah. Pagbasa na pa. Sorry, ayos. Sorry, mali na. Maging maayos pang at matupad mong yung mga hangarin sa buhay. Mamimiss ka namin, oh, sir. No. Saan siya pupunta? Iba pala, iba. Kala ko, ano eh, kala ko, tribute, iba pala. Adang, ikaw, paki-describe si Eyo. Si Eyo. Para sa akin, si Eyo, ano eh. Kumbaga, di ba, si Kenjin, kay Donny, kay Makmak, tsaka si Kemar. Apat sila, parang ano, boss type na yan eh. Na, mataas tingin ko sa kanila kasi sila yung mga pinaka parang senior sa loob ng kwarto. Sa loob ng opisina natin. Kaya kung si Kayo, pagkakausapin ko yan, tapos may tatanong ako, piling ko talaga superior siya. Ay, grabe. O, maraming alam yun si Kayo, bali yun, hindi mo lang alam. Ano yun? Parang, para sa akin, master sa Photoshop, master sa drawing, master sa editing. Para sa akin, lahat sa kanya okay. At sa marami siyang, marami siyang alam na facts na ano yun. Master, kaya, sa, master sa kape. Sige, master sa kape. Tapos, ano siya eh, alam mo yun? Parang, kumbaga, kung gusto niyang aralin, kaya niyang masterin. Ganun si Kayo. Ganun yung pagkakadiscover. Okay, mabilisan lang to, Kelgin. Ayun, oh. Ginawa kasi ito kanina eh. Ano yun, te? Paki-describe si Ayok. Si Ayok na pala ngayon, oh. Bago na naman set natin, ha? Paiba-iba tayo. Paiba-iba. Ang lawak ng ano natin, ang naabot, ha? So, kaya tayo next, no? Sa puno. Taas ng puno, ha? Yun. Grade 1 pa lang. Ordinary kinder 2. Kaklase ko na si Ayok. Ano yan? May nililigawan niya nun eh. No, kita mo, grade 2 pa lang ata nun. Grade 2 pa lang. Ano na yan? Madali na yung kausap. Ano yan eh? May babae sa kanya dati, may crush. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi... Hindi ex naman. Nung nalamang mong ex pala ni Ayok si Lorena, nagsilos ka ba? Siyempre hindi! Ay, sorry! Sorry, na-drop na yung Mac! Oo, naging ex ni Mac yung naging girlfriend ni Ayok nung grade 2. Grabe ka! Grabe, no? Magkakaano pala talagang destiny natin? Magkaka-entwine? Magkaka-entwine? Grade 2, ayun, sabi ng babae sa akin, crush ko yan eh, si Ayok eh. Leo pa nga. Leo nga pala tunay na pangalan ni Ayok. Crush ko yan si Leo eh. Di sinabi ko kay Ayok. Ako naman, chismoso kong bata. Sinabi ko kay Ayok.
Uy, crush ka daw nung babaeng yun, no? Pwede daw bang maging boyfriend ka na? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Si Ayok, madali ako kausap. Sabi niya agad, sige! So, yun na, my girlfriend na si Ayok ng grade 2. Ganyan niyang kalungkot, ganyan niyang kadali kausap. Ano yun, mahirap kasama sa SM. Pag kaming apat kami nun eh, ako, si Mart, si Ayok, si Jeff. Kami lang ni Mart yung matino. Okay? Kami lang yung matino. As in, sobrang nakakahiyang kasama yung dalawa na yan, si Jeff saka si Ayok. Grabe. Pag susubukan mong lumayo para di ka madamay, aakbayan ka yan, sasabihin niya, huwag kayong mag-alala. Gaganyan yan sa loob ng SM. Sa SM, madaming tao, gaganyan, tatas ng kamay. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-panic. Kaibigan ko to. Sumisigaw yun ng ganun. So, may muntik pong buntis na mapanganak. Oo, may muntik pong buntis na mapanganak. So, yun yung pinagdaanan naming hirap ni Mart dati sa dalawang yung kay Ayok sa kay Jeff. Matalino. Yun, isa sa mga sobrang talino ni Ayok. Sobrang kaya niyang gawin ng lahat. Ay ba, search mo. Yok, search mo nga paano anong gumawa ng atomic bomb. Google niya lang yan. Bukas marunong yung gumawa ng atomic bomb yan. Ganun yung katindi. Kahit anong, basta habang interesado siya, kayang-kaya niyang gawin tsaka alamin kung ano mang bagay na yan. Tsaka magaling yan sa mat. Magaling mag-drawing, magaling sa mat. Grabe. Saka ano, yan, talented. Yun, sinasaltik lang yan talaga minsan. Kaya, pero sobrang galing yan. So, si paano mo i-describe si Ayok sa personal mong pagkakilala sa kanya? Si Ayok, mabait si Ayok. Sobrang bait. Yun yung pag nangailangan ka ng tulong. Lahat ng tulong ibibigay niya. Lalo na sa office. Mabait niya si Ayok. Uy, yan pala kayo. So, yun na nga. Natapos na nila. I-describe si Ayok. Siguro narinig nyo kanina na si Ayok may naging jowa ng grade 2. Grade 2 pa lang si Ayok nun. May naging jowa na siya. At yung jowa niya na yun, ex daw ni Kuya Mac. Alas man ang buha nga mo, ha? Ano ba yun? Pero hindi ko alam yun. Kasi wala pa ako sa mundo nun. Pero grabe no. Hindi mo akalain tatadhana pala si Ayok siya kasi kuya magkatrabaho, no? Sino kaya yung babae na yun? Hello, sino ka man? Sige, hanggang dito na lang. Baka mapatay ako eh. Bye! See you! Traffic!